Alam mo ba na merong 10 klaseng tao na makikilala mo during lockdown? Number 1, kasaway. Sila yung lumalabas talaga ng bahay kahit hindi pwedeng lumabas. Kasi ang ginagawa sa labas ng bahay ay nakikipagtsismisan, nagsusugal, naglalaro, nagbebijoke, nagpoprosesyon, nagsasabong pa. At ang malala pa, hindi siya nag-wear ng face mask niya. Kasi wala daw siyang virus. Ang virus daw, gawa-gawa lang yun. Kaya enjoy lang siya. Kasama ng mga kaibigan niya, mga kasaway din sa labas. Number 2, si Good Follower. Siya yung sumusunod talaga sa mga patakaran. Yung hindi talaga lumalabas ng bahay. Lumalabas lang sila kapag merong importanteng gagawin o merong importanteng bibilhin. Sila yung nag-i-stay at home talaga. At gumagamit ng face mask kapag lumalabas. Ikaw, Migs, ganito ka ba? Good follower ka ba? Katulad ng iba dyan. Bagayahin si pasaway, mga Migs, ha? Para hindi mahuli. Kung merong pasaway at good follower, meron namang aktivista. Yan ang number 3, aktivista. Sila yung masahol pa sa mga pasaway. Laging against sa gobyerno, sa barangay, kahit kapitbahay, against siya lagi. Siya yung parang galit sa mundo. Yung kung may i-post ka, lagi siyang may ipupuna. Wow! Kaya Migs, huwag niyong tularan si aktivista. Huwag po tayong maging against sa ating barangay at ating gobyerno. Dahil wala rin hinat niya. Sige ka, baka hulihin ka at makulong. Number 4, politiko na may puso. Wow! Sila yung mga politiko na tumutulong talaga. Yung nakikita at nararamdaman mo ang mga presensya nila. Wow! May nakakilala ka bang ganito? Sila yung aktibo sa pagtulong natin during lockdown. Sila yung naghahanap talaga ng paraan para matugunan ang pangangailangan natin dito sa barangay. Dahil wala ng pondo ang ating barangay, naghahanap sila ng private sector para matulungan tayo. Kaya Migs, pag ako naging politiko, gagayahin ko sila para ang ating barangay ay maging sagana, para ang ating barangay ay umunlad. Number 5, si Basher.
Si Basher walang ibang ginagawa kundi magbash. Binabash niya si Pasaway. Binabash niya si Good Follower. Binabash niya si tunay na politiko. Halos lahat binabash niya. Meron ako idadagdag. I-under natin sa Basher si Discriminator. Si Discriminator, siya yung nagdi-discriminate sa kapwa niya. Akala mo ang linis niya? Akala mo hindi siya positive? Akala mo hindi siya mahahawahan? Kaya dinidiscriminate niya kahit kapitbahay niya na naging positive at gusto pa niyang palayasin. Balik tayo sa bashers. Ang mga bashers, mga duwag yan. Kaya dummy account ang mga ginagamit nila. Hindi mga totoong account nila. Gawa-gawa lang nilang account na yun. Kasi takot sila. Sila ang mabash. Number 6. Si Sharer. Si Sharer, siya yung nag-share sa mga posts, especially yung mga good posts. Sinishare niya yung mga information. At nag-share din siya kung anong meron siya. Sinishare niya kapag nga nakita siyang kailangan nating malaman. Saludo ako sa'yo, Sharer. Wow! Number 7. Si Asep. Alam nyo ba, kahit kapitbahay nyo, may Asep dyan. Sila yung nagsishare sa media para maging trending kayo. Sinishare niya sa media yung mga nagdidisco, nagbibidyoke, nagproposition kayo. Active si Asep dyan. Pinipicturan o binibidyo niya agad. Tanong ko lang sa'yo, Asep, magkano bayad dyan? Marami akong videos dito, baka gusto mo. Number 8. Kung merong asset, meron ding vlogger. Si vlogger, siya yung nagre-report sa mga sitwasyon, mga hinaing dyan sa barangay nyo. Mga mids, suportahan nyo ang mga vlogger nyo sa pamamagitan ng pag-share ng video niya para mapakinggan ang mga hinaing nyo. Ang number 9 ay si Good Samaritan. Siya yung tumutulong sa kapwa, lalo na sa kabarangay niya, na walang inaantay na kapalit. Yan si Good Samaritan. Tumutulong sa nangangailangan. Sinishare niya kung anong meron siya. Saludo ako sa iyo, Good Samaritan. Huwag kang magbabago. Ipatuloy mo lang yan. God bless you. The last but not the least, Number 10. Si Newborn Negosyante. Si Newborn Negosyante, sila yung trabahante dati. Ngayon, natuto ng mga negosyo kasi dahil sa lockdown.
kumakayod talaga, post ng post, para lang makabenta. Kasi nawala na ng trabaho dahil sa lockdown na to. Sila yung natuto na lang ng negosyo dahil sa lockdown. Para may maitustos at mapakain sa kanyang pamilya. Ang message ko sa mga newborn negosyante, keep it up. Suportaan kita. Kayo mga mix, saan kayo nabilong? Anong number ka? Anong klaseng tao ka? Pumili ka ha, i-comment mo below. Huwag lang all of the above. Mga migs, kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, huwag kalimutang mag-subscribe. At pakipindot na lang din po ng bell button para updated ka sa aking mga vlog, mukbang, unique cooking tips, and business tips and ideas. Thank you for watching! Sana may natutunan ko ngayon!